Aerobic Rice Technology, ang mas epektibong teknolohiya ng pagtatanim ng palay sa lugar na may kakulangan sa tubig. Ang dating pamaraan po ng pagkasaka dito sa aming lugar, dito sa lalawigan ng Bulacan, lalo sa ngayong panahon na ito, meron pong lugar dito na nasa kupa ng irrigation. At ito pong aming lugar ay walang patubig. Kami nga po ay umaasa lang sa ulan. At tulad po ngayong panahon na ito, ngayon po ay July na. Ang tao po rito, ang magsaka po dito noong umulan, noong June, nag-start na po silang magpunla. Ngayon po, yung pumpunla nila ngayon ay halos isang buwan ng mahigit o kulang isang buwan. Dapat po matanim na po sa kanilang bukid. Gawa nga po ng kulang sa tubig, walang ulan, ay hindi makuhang maipatanim. Kanya tumatanda po ang mga punla. Simula po nga noong 2004 na ako po ay maimbitahan dun sa base na magkaroon ng seminar o meeting tungkol dito sa about aerobic rice, ay ako nga po hindi nagatubili na dumalo dyan. At ako isa sa naging interesado at sa lakuhin niya ngayon ay akin ang ginagawa sa aking bukid. At yun niya po ang nakapagbago din sa akin. Doon po sa dati naming pamamaraan ng pagsasaka na nililinang, yun po ay ginagamit ko din. Kaya lang, pagdating po nang naisabog ko na yung aking aerobic rice, bumabawi naman po ako sa pagpapatubig kasi ang aking sinasaka nasa mataas na lugar. Hindi po ako nagpapatubig ng madalas. Madalang po ako magpatubig. Ang totoo nga po niya na ako yung nakaani sa 4 na beses kong pagpapatubig. Noong pong araw sa dating pamamaraan, nagpapatanim tayo ng napaka mahal. Bumabayad tayo sa mga tao para lang matamnan. Ngayon po kasi, hindi na kami ganoon. Mas konti lang ang aming konsumo na inuubos. Dahil hindi po kami nagpapatanim, ang totoo, 2 tao lang pwede ka nang makapagtanim. Kung po kayo gumagastos sa dating pamamaraan ng halagang 20 mil, dito po siguro sa karanasan namin, yung 10 mil, malaki na. Hindi dati nga portion kit ko, mulmula kami ato iti mais. Kaso lang, medyo iti mais namin ato yung kanunay na pintas. Tatay di, adda iti biniing aerobic rice, kat pinadas mi, unang padasin mi nga imula dito. Tangamin iti aerobic rice kat ko, ajay nakirad isuna, basit lang adanom, mabalinan nga agbiag, kin adda ti maapit na. Si dati nga dagat ti dati gar arami di may kipagpaspasturan may kahit gaputa da inted ti state Bulacan State College kin ere it nga aerobic rice seeds isu ti pinaado da pinaado mi J Isabel State University Tiaga kahit isumit apo ti nga inalak nga bin nga inadap ko ito'y ayan me. Dating pamamaraan po ng aming pagtatanim ay medyo napakahirap. Madalas po nag-iintay kami ng ulan. At saka po pagka nagkasabay-sabay ng trabaho, mahirap humanap ng tao. Ngayon po sa bagong pamamaraan, sa unang ulan po ng Mayo, after 3 days na umulan, pag pwede nang araruhin, umpisa na naming araruhin. Ako po ay 2 taon nang gumagamit ng aerobic rice. At wala naman po akong naipintas, malakas po ang resistensya niya, lalo po pagkulang ng tubig. At ipagpindasan natin aerobic rice technology ang aminkat. Mabalin nga imula, iti uray na maga isuna. Uray awan iti, uray na maga jadaga, mabalin tayo nga imula. Kaya nadamot iti bini nga nakirad. Iti anyaman nga sakit puno ko kalamidad. Kin ato digijay naka idumaan na. Nagiti duma pa yung nga variety.
Una po, ginagawa ko sa pagkatanim ng aerobic rice. Number one po, bago po ako maghanda ng lupa, ay hinahanda ko po muna yung binhe o variety ng gagamitin. Ang aking pong ginagamit ay yung variety ng NSIC 192. Ngayon po, pag nakahanda na po yung binhe, sisimulan ko na po ng pag-prepare ng land preparation. Kaya nga po, bago po ako mag-land prep, sa kagustuhan ko pong makameres din ako ng gagamitin kong commercial fertilizer. Kung po dito naman sa aking lugar ay maraming cow manure, at kahit na lang binibili namin yung chicken manure, sinasabugan ka po muna ng organic fertilizer din lupa, tsaka ko po tinatraktora. Una-una niya kinakailangan i-ma-dry yung lupa bago ko mag-aerobic. Pag hindi na-dry yung lupa at medyo hilaw ko, medyo hamog-hamog, yung damo mabubuhay pa rin. Kaya kinakailangan i-dry mo ng gusto yung lupa. Pagkatapos doon, kung maganda po ang kondisyon ng panahon, na maintensikat ng araw, at gusto ko na pong magsabog, pagkaraan po ng 3 araw o hagal 5 araw ay pwede nang magsabog tanim. Ang pamaraan ko naman po sa pagkasabog tanim, kung gusto ko po na yung ginagamitan ng may guhit, ginagamitan ko po ng litaw. Na yung litaw po na yon, hinihila po ng pamamagitan ng kalabaw. Pagkatapos po noon, kung talagang gusto kong makamenos, gumagamit po ako ng paragus din na hinihila ng kalabaw. Kung ako naman po, ginagamitan ko din po ng contractor para mas mabilis. Yun po yung sa pamamagitan ng may guhit. At ngayon po, isang pamamaraan naman po na yung sabog tanim na yung broadcast eka, ang pinatatabong ko naman po doon, yung big tractor din. Pinapasadahan ko din po siya ng traktora. Kung nakapagsabog na, nakapagtabo na ako ng traktora o kaya ng hand tractor, at meron po akong nakitang damo na buhay pa siya, ginagamitan ko din po ng herbicide pagkatapos na magsabog. Ito, nung unang nilinis ko para matamnan, inasarol ko muna siya. Ngayon, nung natanggal na yung mga damo na yan, saka ako ngayon naglinya, nilinyaan ko ng asarol, diretso. Kasi binudburan ko ng palay, ayan, paganyan-ganyan. Kaya ang nilabasan niya, ayan. Ato iti datik amulmulan ti aerobic rice nga 6 years or 7 years ti nga kabayagan. Tatta idi ti proseso kidi araradwag pay kin hen traktor ko ket nagastos ayay nga kwa. So nga pinadas ko ayay inispreklatan iti glyphosate nga agas sa inirasan nga minulaan. Ket nagbanagmat nga napintas iti resulta na aje nga pumayak. So nga kanayon nga kasi nga aramido ko. Ang gayon ko na lang po, intayin ko na lang po tumubo yung palay. Ito pong palay sa akin pong pagka maganda ang kondisyon ng lupa at basa, sa loob ng 5 hanggang 7 araw ay tutubo na siya, nakalito na siya. Ngayon naman po, pagtubo po ng palay, nakatubo na rin yung damo. Ang ginagamit ko naman pong pumaraan dyan, intayin ko po hanggang 7 to 10 days apply ng herbicide. Pagkatapos po noon, after 10 days, kung gusto kong kung kailangan lagyan siya ng abono, ina-applyan ko po ng triple 14. Ang ilalagay ko naman pong regular na pag-apply sa hektarya, gumagamit po ako ng 3 bag na triple 14. Yun po yung pagkaraan ng 15 araw. Pagkaraan po ng 15 araw at meron pa rin po ako nakitang damong tumubo, bago siya 30 days, nag-a-apply pa rin po ako ng herbicide ulit, hanggang second shot ng herbicide. Inaalam ko naman po kung ano yung damong dapat patayin. Dahito yung imulak nga aerobic, aerobic rice, iti babasit pa,
makita ka nga dumakkel nga dumakkel dagiti ruot na ket idi dumakkel nga dagiti ruot problema akno kasano nga paksyaton daytoy nga ruot ket no mangala kiti 10 nga tao nga mangdalos akurang pa dagiti 10 nagastos launay isa tata nagpanunot akiti paraan tapnon mapaksyat ko dagiti nga ruot. Iso daytoy no makita yo daytoy nga nagyanan iti soft drinks inalak dayjay 1/4 na tay iso daytoy iti pangkontrol ko dayjay ay spray ko nga agas nga glyphosate gamen lawan daytoy no spray ko iti bait na sigurado nga pati pagay matay iso nga nangarabi dakiti kastoy ta daytoy iso iti mangkontrol ijay agas iso daytoy ikabil ko tatay ditoy ayan ti bait na tapnon mapaksyat lang daytoy ruot na pagdating na before 45 days ay ginagamit naglalagay na po ako ng yung tinatawag na top dressing. Ang ginagamit ko naman po diyan ay 3 bags na bawat hektarya na yung ammonium sulfate. Pag tagulan nato yung wet season at natanim siya nang maaga eh naaani po yung palay nang wala na siyang insecticide, zero insecticide. Gustong lumusog yung butil ng palay. Nag-apply din po ako ng foliar fertilizer. At yun naman po mga problema na sinasabi na tungkol sa mga hayop, kulisap. Sa aerobic rice po, may pagmamalaki ko dahil malakas sa kulisap. Nakita ko po na mas mabuti siyang itanim kaysa sa mga variety palay natin sa ngayon. Kasi po, medyo mahina siyang kumonsumo ng pataba. Ang totoo po niyan ay dumi lang ng hayop ay pwede na siyang gumanda. Hindi po siya kailangan ng pataba natin na commercial. Kailangan maibigay mo sa loob ng 30 days hanggang 45 days yung mga dapat mo ibigay dun sa palay para magtuloy-tuloy yung kanyang bulas. After 45 days, siyempre po magbubunga na siya. Wag lang po sana dadaanan ng kalamidad. Maghihintay ka na lang po ng hanggang sa ma-harvest. Si dati nga arami din tayo yung kataltalonan tayo at panay tayo. Kinukas dito yung pumumayan tayo. Adulaon yung trabaho na kinagastos. Saka tapos tiyan tayo, umasasa tayo latitudo. Kano rurayan tayo latitudo, mabayag. No urag todo nang pinagdanom antay mo lang makaramid ti pagbulubunan so nga medley-delay iti pagmula tayo iti pagkarte ti pagay tapos may sape ka pintas na nalang ka nga i-prepare saka alis ko ti trabaho yabay ti bagsayatan na nalang pa iti maya sapa tayo may sapa tayo may timing tayo tuntun-tuno dadakkalan rainy season na Kaya si Isunto, at dahil yung ipag-iskis tayo nga bagasan na kanon di pamilya tayo. Antay makakapusan ti bagasan. May isang pagsayaran na kaya ba? Adit, iba isa nga pagbabago na. Antay nga, kuan. Antay, problema na ikastoy. Awam man ti bagasan ko nung kuan. Naibusan dahil ka dito ipagapit. Kin pagmaitan na pa atoy, mabalimbi nga imula atoy iti bulan, June, nga basit pa lang ditudo. It hangga nagbiag ajay dakkel iti may tulong na kanyami tangamin ket kwa tangamin ket masulbar nanto ajay paraggatang miti bagas tangamin no uray mi laeng iti pinagraep ajay kunakon narigat ti danom ittoy ke isu nga ayo tunga panagun ket hami pay nakaraep ket ati aerobic rest ngay mula mi mabalimminton nga apiten tangamin basit laeng nga danom ti kailangan natoy. Nahahabol namin yung presyong maganda. Kasi nga po, pagka halimbawa, nag-ani ka ng let's say September, maganda pa po ang presyo ng palay. Bumibili lang din ako ng bigas. Ito, sa aerobic rice na ito, kung mag-ani ako, hindi na ako mabibili ng bigas. Sa halip na pambibili ko ng bigas, gagamitin ko na sa ibang pangangailangan namin. Medyo po nakapagpundar ng konti, nakapagpatapos ng isang anak. Yun po ang naibigay sa akin ng aerobic rice na ito.
may mga ilang bagay po, mga ilang nadagdag sa aming kabuhayan. Dahil unang-una po, dati wala akong hand tractor. Ngayon ako'y nakabili. At dati naman ako'y walang kalabaw, ako'y nakabili rin naman ng kalabaw na sa ngayon. Dahil sa aerobic rice, nakapagpaparal. At ang totoo po, nakapagpatapos na po ako ng isang anak na kuleyo, teacher din, kamukha niyo. Siguro po sa tulong ng Panginoon, medyo nabago rin ang aking pamumuhay. At isa nga po na ipagmamalaki namin mag-asawa na meron kaming limang anak, awa po ng Diyos na pagtapos namin sa pagtatanim ng aerobic rice, saka gulay, at saka ibang pamaraan ng pag-asaka. Meron din po kaming alagang konting hayop, yun po ang nakabago sa aming buhay. So nga, ito kay Mayor ito si Barangay San Juan, at Isabela, kahit mabaliming awagan iti amazing rice. Like.